Hasta el mañana un par de años, hace para allá, por todo bien ahora, para el camino de este. Tengo, para papá, 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 en la parte. A tu sabes, una persona, da, a la forma, para el tipo de voz. Para el tipo de voz, para el tipo de baje. Para el tipo de voz, para el tipo de voz, para el tipo de voz. Esta persona, para el tipo de voz, para el tipo de voz, para el tipo de voz. Pero hindi na lumapun natin, eh hindi para sa mga sarili natin, kundi para sa kapakanan talaga ng taong bayan. At dahil yung pagmamahal sa bayan, ayun na, ibinigay na yung pagsasabisyo natin. Yung ating programa ko ay tuwing araw ng Martes, sa ganap na alas 6 hanggang alas 11 na umaga. Dito ang ito ko na 1494. Kerstel Pimit is nakamatid sa pag-asa. And then, Darga Balita sa radio, 10:30 to 11 a.m. Maraming mga pag-uwaga, kung kayo na ho niya na nakikinig ng araw, ay ang pinama po ng Darga Balita at makapasin sa pag-asa, parang style tool po. Talagang mura doon, no? Nagmumaraw talaga ako sa programa. Pero, ito mga nakapagpasok ko ng 2018, napago na ho yung programa. At nawala na po yung pagkumbura ni Larga doon. Marami na mga pumasok ng mga bata, na mga boomer na sa Ipasilo, aming ginagabayan. So, punta na lang tayo sa ating parakel. Mamaya, papaliwanan ni Dr. Rawa yung kanyang grupo na sapagat niya napili niya o wild animal. Sapagat ito sa Larga Balita, ito ay binuburo ng mga wild animal. Katulad po niya sa hain, yung cobra na pinamumulang po ni dating kapitan na Reynaldo Abalias. Sa tiger naman ay kay Kenny K. Igor na San Jose del Monte. Sa jaguar ay pinamumulang po ni Danny Guevara ng Malolo, City Bulacan. At sa kalooban ay lalo sa uyuy igil. Medyo pagka dito sa kapili kasi yung mga hayop po na medyo napuputulan ng ulo at wala doon ng scorpion group. So talagang hindi mo natin na dapat kipig yan. Ano po ba itong ating ginagawa rito? Itong ating one day media seminar o media workshop ay para pa kay Doktora. Para kay Doktora, yan po, para mamaya ma-meeting sa special po. Eh, kaya naman nagkaroon ng media seminar dahil tapos kong mayor si Doktora Martino. Yun po, ipapaliwanag ko lang sapagat kahit na hindi mo tumakbo si Doktora ay magkakaroon pa rin tayo ngayong araw na ito ng seminar para sa media. Sapagat wala naman yung kay Doktora yung ano eh. Yung sinasabi natin pagtakbo sa kanyang kandidatura eh para lang magpapigil sa tao at magtulungo ng isang media doon dito. Kaya nagkakausap po kami nung mga bago mga nakaraang buwan ano po. Kami rin nagaling na dito at napag-usapan na namin kung ano ang tunay na layunin dito ang media ang ipinupuhuhuli dito sa Saragosa. Hindi po ito para kay Doktora, kundi para sa buong bayan ng Saragosa at Lebesia. Hindi lang mo kayo rito magiging ko sa Saragosa from Lebesia. At pag na-establish na ho yung Lebesia, eh, dito na ho tayo sa buong dalawigan ho ng San Sumaro o Puso na. Kaya turuting-ting lang natin kapagat ito na eh, San Gulpe. Pagka dito na namulat, dito na maglakad sa Saragosa, lalakad na tayo ng Lebesia. Kabuuan na ng Lebesia. So, ano ba yung media? Palagay ko meron naman ibang background, nakakalam. Ano ba yung media? Kasi, alam naman natin, may media. Ano ba talaga yung media? Okay, pag-iulit ko po, siyempre para sa mga media po ay isang, actually, isang paraan upang makapag sa ating mga mamamayan o sa lahat ang mga balita, ang mga responsabling balita, ang mga bagay na informasyon na dapat malaman ng bawat tao. Ang lahat po tayo ay dapat nating maiparating sa kapwa o maipaapit natin kung ano man ang ating ito, kung ano man yung nangyayari sa ating kapaligiran para hindi po na ito patakalan ito sa ating. Tama naman po yun. Tama, hindi ka sa anong kaunin.
papakain nyo. Sapagkat ang Yuda, palagang lang galing yan, sa Nisyo, Lega nga, Kitna, Nisya. Palagang ang kaugnog na ito, ito po ay Giant of Communication. Ibig sabihin, binubuhay ito ng pahayagan, ng radyo, ng TV. Dati ay trying media lang eh. Ngayon, nagdagdagan tayo ng social media. Kaya, for channel of communication, ang media. So, media is being medium. O, sa medium, medium talaga. Gitna. Walang kakaling, walang paring sa kaliwa o kanan. Gitna, medium. So, sa atin naman, tayo po ay taga-pamalitan. Tayo po ay taga-gitna. Wala mo tayo pwedeng hilingan dito sapagkat media. Ano po yung M? Bawat kapag-apo, bawat letra ng media ay merong mga meaning. Sa M, mediator. Mediator, communicate. Acting through an intermediate agent for gadgets. Ibig sabihin, tayo yung mga sangayon ng mga tagapagbigay ng mga kasalukuyang nagaganap. O, ahensya. Ibig sabihin, tayo, grupo, ahensya. Mediator. Ibig sabihin, lagi tayong tagapamagitan. In, ang in ay interpreter. Interpreter, a teacher. To develop mentally and morally, especially by formal instruction. Ibig sabihin, tagapagturo. Patulad sa mga ginagawa natin dito, sapagkat pagkatapos po namin kayong maturuan, at kayo po'y natutunan, at nakapagganap na po kayo bilang isang mamamahayag o bilang isang media, kayo naman din po ay magpapalaganap dito sa buong Saragosa. Pagka meron na rin grupo na mabubuli ito, at mabubuli ni Doktora dito na malimidya, ay kayo naman din ang mangyayari na dinagampanan namin ay kayo rin o ang magiging tagapagturo, magiging teacher din kayo. Hindi naman mo paano araw eh, report na kayo ng report. Tatayo rin kayo dito sa harapan at magtuturo din kayo. D. Antio Detective. Gathering information that is not readily accessible. Ibig sabihin, pupuntahan nyo yung mga lugar na kung saan nyo tayo ay pwedeng maghanap ng mga balita. Hindi yung chismis. Hindi yung chismis ang alam natin naman dito. Hindi kwentong pagkero, hindi kwentong pagkero. Balita. Pagkas na yung balita, nandyan mo yung inyong mga ebidensya. Nandyan yung mga pagpapatunay. Sapagkat pag wala kayong ebidensya, sabi nga sa radyo, sa ginagawa ko lang dyan, walang ebidensya, talo. Di po ba? Kari kayong matihado rito pag wala kayong ebidensya. So, dinotek muna yung mga problema kung ano yung magiging mga kwento, maaaring maganap na kwento para maging istorya at maging balita. Intelligence, the ability to learn and understand information communicated. So, kailangan ko po dito yung katalinuhan. Kaya tayo nagsiseminar para may kaalaman. Hindi ko tayo yung sasabok na kayo sa dira. Wala kayong alam. Wala. Nakamahal na kayo ng bala. Ha? Ibig sabihin, dito, isang uri ng paghahanda, itong ginagawa natin seminar o workshop. Mamaya ho, hanggang hapon, nakikita nyo, meron ako natutunan kahit konti. Masasabi nyo. Sapagat, nagsisimula tayo sa letra pa lang ng media. Advocator. To support or recommend openly. Ibig sabihin, kayo yung advocator. Ibigyan niya advocate natin yung isang mga bagay o pangyayari na tayo, yung ginagawa natin pagpaparal, pinapalaganap natin sa bawat isa. Oh, ibig sabihin, itatapin natin yung mga informasyon. Nakikita niya sa amin, print, broadcast. Ano ba yung print, broadcast na yun? Pagka nakita niyo ang print media, ibig sabihin mo yung diaryo. Press. Nakikita niyo siguro, yung press.
pass. Pero ngayon, makikita na kasi by high tech high technology, by YouTube and FB. Facebook, napakagaling mo yung dalawa. At television, wala nang problema sapagkat pag nasukas mo ang television, every 6 o'clock afternoon, evening, andyan na TV Patrol, andyan na GMA, hindi sabihin yung mga news makagat, makikita nyo, at makikita nyo makagat ang mga broadcaster. At saka newscaster, kita ka agad sa Facebook makagat. Hindi na pala sa radio, wala pa yung broadcast ng araw, wala pa yung FB ng araw, wala pa yung YouTube, mga doon na ako hindi nagsasalita. Patuloy naman, boses, maganda, para rin langit, di ba? Kaya rin langit na to, solid di kaso na yan. Pero ibig sabihin, sa ngayon, wala nang pagandahan ng boses. Mga araw, inaaral namin eh, sinumulit pa, di ba? Ito para, pagdating ng mga pwede, puno na yan. Papagod na naman ang istorya, di ba?
dahil yun po yung ito po yung panguna. Maghanap po na tayo ng pamagat. The classification of foods, the conventional, yung pinakasama ng heat. The unconventional, yung ginagawa kong istorya, yung nupela. Mahaba. Mga chapter, kunyari, yung pagkagumaw ng teleserye, yun na ho, mahaba. Novelty, pang nupela, ibig sabihin. Sa atin naman, napakatuloy ng gumawa ng istorya, gamit lang, dahil, na haliin mo natin sa tatlo, yung poor, what, when, where, why, plus how. Yung sinasabi natin 5 W's. Pwede na tayo yung gumawa ng istorya sa pamamagitan ng 5 W's na S. Di ba? Pangalawa, gramatikan, beginning with. Ibig sabihin, may istorya ng isa lang. Title, pinili ko na. Kanyari, sino ang musika? Parang ang manlalakbay. Di ba? Isa si pagkakit na dito, pamagay na kaya. Ang patikan. Wala na mga kalusto. Sa pangatlo, yung unorthodox, yun ang ginagamit na huya sa mga special occasion, ginagamit. So, the partner of yours was S, who? Name you sure. Ibig sabihin, sino. Ha? Name makes use, especially prominent one. A person may use you sure because he is famous. Or because the part of the story distinguishes him or her. So, if you think dito, kung sino man yung tao na kagad eh, alam niya kagad, may turoy na kagad, sino? Question mark, sino? Pangalawa, what? Or even people, ano? Pagka sa Tagalog, ano? Most statements play up the story is about. Ano? Ano ang balita? Si Mayara tatakbo. Nan, si Ten, kukumpitulin mo, ano ang tatakbuhan ni Mayora? Kasi ano yan, ang pwesto pa yan. Si Mayora tatakbo, ano tatakbo yun? Nagtatakbo sa Asada, o diba, hitin yung deal. Why? Oh, may why pa ho rito. For what cause, reason, or purpose? Yan na, dahilan, bakit daw bakit? For when, yun, nangyari yung event kung kailan. Event in time, kailan. Number 5, where event takes place at unusual location. Ibig sabihin, lugar na agad. Pag sinabi, where, saan. Diba? Napakadali na. Tapos, yung cross-edge natin yung how. Often used for unusual happenings and actual stories. Paano nangyari? Paano? Ibig sabihin, doon sa bunangit na natin na 5 W's ay makakagawahan na ng isang istorya at isang kwento. Ay paulit-ulitin mo, balik-balik tayo mo yun, ang lalabas istorya pa rin. Kahit sa kamagsimula, kahit sa bakit, sino. Pero wala ang istorya na sisimula sa bakit. Kailangan, ano, sino. O. Pero pagka nakuha na yung lead, yung sinasabi mo natin lead, ay merit na paulit-ulitin ay makukuha niya na yung buong istorya. Kahit habaan niyo pa, ibig sabihin mga ako na lang yun eh. Mag-elaborate na lang kayo ng mga salita para na sa kanya makabuhay ng isang kwento. Okay, sila kayo. Okay ba? Wala pa inanto. Okay, aga pa. Gagawa ko tayo ng isang istorya. Ganito ang 5 W's at plus F. Dito sa paligid na ito, kumuha ko yun ng isang object o isang bagay na gagawa niyo ng istorya. Gamit ang 5 W's plus F. Makakabuna ko yun ng isang istorya. Pwede kayo makikot-ikot kung anong bagay ang nakita nyo, pwede nyo gamitin. Gamit ang 5 W's plus F. Kung ano ang makita nyo ng bagay, halaman, puno, pader, o yan ang mga limbawa, lagyan niyo ng pamagat, ha? Medyo, dadagyan niyo na lang ako, hindi pa rabo. Tapos, kung sino yung unang